konting detalye, sir, patungkol, sir, sa magiging plans and programs mo dito sa Central Luzon, sir. Okay, unang-una, tulad ng aking sinabi kanina sa aking acceptance speech pagdating sa mga personnel, itataguyod natin at lalo na ating palalakasin pa siguro ang counterintelligence sa mga police personnel na involved sa mga criminality, lalo na sa illegal drugs. Alam naman natin that even in the NCR, ito ay sa mga naging priority ng ating dating regional director, si Major General Vicente Danao. At yan ang gagawin din natin dito sa Police Regional Office 3. This is a big region, sa totoo lang. There are 7 provinces and 2 major cities. So we need all the help on that regard. Second is, pagdating naman sa tao natin, is this time, we will direct all lower units from the provincial quarters, city police offices, and municipal police stations na paitingin yung anti-criminality campaign natin. Masaya ako na kanina present ni General De Leon na mayroong bumaba yung crime incidents dito on 8 focus crimes. And yan, pinapangako ko na kung hindi natin mapapantayan, higitan pa natin. That is to ensure yung safety ng mga barangay and the community and the city. And then, palapit na rin ang Pasko, we will prepare. And most important of which is the national and local elections. Ngayon pa lang, we better start preparing para mapigilan na natin yung possible na mga scenarios of violence na which I hope wala namang magiging incidents of that dito sa police region. Demand and supply reduction. Ito ay nasasaad sa pangako ng ating mahal na Pangulo at hanggang sa dulo ng kanyang administrasyon, ng Duterte administration, na tuloy-tuloy paitingin, palalakasin ang ating kampanya laban sa illegal na droga. And Police Regional Office 3 being also a transshipment point na tinatawag natin, matatanda natin, merong mga malalaking supply ng illegal drugs, shabu, in the billions na nakita sa Zambales and Angeles. And yan, itutuloy natin dito. We will not allow drug syndicates to make areas in territory as a drug haven for them. We will make it difficult, that I will make sure. Over the years, pabalik-balik na lang po tayo sa mga sinasabi natin kung anong dapat gawin ng mga police officers being public servants. Pinapasweldo tayo ng taxpayers' money. So tama lang na ibalik din natin sa taxpayer ang mga residente ng ating mga nasasakupan. Ang mga tao ang isang tapat na panunungkulan bilang police officer na sabayan na rin natin ng konting tapang laban sa mga kriminal. At pinaka-importante, ito yung soft side of our police operations ay ang malasakit. Pag ito nagawa na natin, first base pa lang, panalo na tayo as police officers kung ang mga bagay nito ay magagawa natin. Nalalapit na. Baka in a few days, magkakaroon na naman tayo ng bagong Chief PNP. But we'll still be towing the line pagdating naman sa mga pagpapatupad at pagsunod ng mga alituntunin natin bilang public servants. Inuulit ko, tayo ay mga utusan lamang na naka-uniforme tayo para sa mga tao. Hindi na natin kailangan pang balik-baliktarin ang mga batas o anuman. Gawin lang natin ng mabuti ang ating trabaho. Hindi tayo maliligaw. At sigurado, ang trust and confidence, ang respeto ng tao, makukuha natin. At yan, yan palang mapapanalunan na natin ang laban sa kriminalidad. Okay. Ngayon pa lang, akin nang sinisiguro sa mga constituents ng Police Regional Office 3 under my leadership, tulad ng aking sinabi kanina, ang mabuting gagawin, gagantimpalaan, ang masama, paparusahan. So ako na rin ngayon, I'd like to take this opportunity to take the opportunity again to inform the public, solicit your help kung meron man kayong gustong i-report. Maglalagay po tayo, by the way, ng hotline natin na kung saan agad-agad may bibigay niyo mga information. Pinaka gusto natin ay kung meron mga
PNP personnel na hindi mabuti ang gawain, please report it to us. Don't hesitate to us, and I will assure you, your information will be treated with utmost confidentiality. And yet, gagawin po namin ang nararapat sa mga ito. Thank you very much, sir, and congratulations, sir. Thank you.